everyone, it's Supernova in the house once again. I hope that you are all okay, and I hope that you will be subscribing on my channel. And the sole purpose of this video is to inspire everyone and let's grow together. I love you, and please watch. Guys, bago ko po umpisahan ang video na to, gusto ko lang po kayong iwanan ng isang tanong. What makes you happy? Ano yung mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo? Napakasimpleng tanong, pero kung minsan ang hirap sagutin. Dahil minsan, hindi naman talaga tayo masaya. Andun na nakangiti tayo, pero hindi tayo masaya. Nakikipagtawanan tayo, pero andun yung lungkot. For today's video, I just want to share to you my tips on how to fight to be you. We must have this awareness of who we are. Minsan ang ginagawa natin just to fit our satisfaction is to make other people happy. Yung ginagawa natin, ang makapagpasaya ng ibang tao, minsan kinakalimutan natin ang ating sarili. Mga kaibigan natin, kamag-anak, katrabaho, o kahit ang ating mga pinagsisilbihan. Well and good. But sometimes we are in the wrong path if we keep on pleasing somebody or anybody. You need to make yourself happy by being you. Para sa akin kasi ang tagumpay ay kapag alam mo na kung paano mag-no. Bakit? Kasi kahit anong ginagawa natin, kahit anong bait, anong pakikisama, anong pagsisilbi ang ginagawa natin, mayroon at mayroong puna. Mayroon at mayroong masasabing negatibo. Ngayon, kung marunong tayong mag-know o humindi sa mga particular na bagay, let's say it negative na bagay, may iwasan natin ang abuso. Hindi tayo maabuso. We can say, no, you cannot treat me this way. Because we are human. Diba? Tao lang tayo. Huwag nating ipunin ng ipunin sa ating puso yung mga hinanakit. Huwag nating ipunin niya sa ating puso yung galit. Yes, we can forgive. But we should not allow other people to treat us differently. We are not going to expect anybody to treat us fairly. But at least, alam mo sa sarili mo na hindi ka papayag na tratuhin ka ng hindi tama. I will use myself as an example kasi masasabi ko, I'm a very giving person and a very forgiving person. Minsan may mga nangungutang sa akin, hindi ko na pinababayaran kasi alam kong mas kailangan nila. Kasi hindi naman sila mangungutang kung hindi nila kailangan, di ba? Kapag mayroon akong higit, nagbibigay ako ng labis. Kapag mayroon naman akong sapat, nagbibigay ako ng sapat. At minsan, isinubo mo na yung kamay mo sa kanila. Gusto nila isubo hanggang sa siko mo. At minsan, kakainin pa buong braso mo. At kapag wala ka nang naibigay, hindi ka na nila papansinin. Kasi hindi sila naniniwalang wala. Kasi nga, mapagbigay ka, di ba? They thought, you always have. But it came to a point na nawalan ako. In 2019, I lost 2 jobs. So in the span of a year, nawalan ako ng trabaho. So dumating ako sa punto na zero talaga, as in zero. And then lumapit ako sa mga taong alam ko na meron at mga taong natulungan ko din naman. Pero imbes na tinulungan ako o tulungan ako, mas i-criticize pa ako. Nandyan na pinaasa ako, pero dumating yung punta na oras ng pangangailangan ko, wala. Kaya hindi ko napaghandaan yung bagay na pangangailangan ko. Kasi pinangakuan ako eh. Kaya ang ginawa ko, nung
nakabalik na ako ulit ng abroad, doon ako naghigpit. Doon na ako nag-focus sa sarili ko, doon na ako nag-ipon, doon ko na ginawa yung mga nararapat kong gawa, ginawa dapat para sa sarili ko. Nagpatayo ako ng bahay, God's grace, nakapagpatayo na ako ng bahay at malapit nang matapos. It's because I learned on how to value what I have. Kasi kung tumutulong pa rin ako hanggang ngayon sa kanila, kapag inaabot ko pa rin ang kamay ko sa kanila, hanggang ngayon wala pa akong bahay. Kung noon na kapag nahahati-hati ko yung allowance ng anak ko, so ang ginagawa ko, yung dating ibinibigay ko sa iba, binibigay ko na lang lahat sa anak ko. And I never felt guilty about it. Kasi I learned. Natutunan ko kung paano, naranasan ko din kung paanong nawalan, naranasan ko kung paanong walang sumagip, walang tumulong. Dumating ako sa punto na papunta ako ng airport from Paranaque. 20 pesos na lang yung dala ko. This is in 2019. 20 pesos na lang yung dala ko. So what I have to do? Kailangan kong mag-jeep mula Paranaque hanggang airport. That's only 9 pesos. Wala na akong pangkain. So dumating ako sa destination ko, nagutom-nagutom ako. And then tinawagan ko yung amo ko. Sabi ko, wala akong pang-taxi. O wala akong pang-bus. Kasi 20 pesos, what 20 pesos is? Comparing to dollar. Umiiyak ako. Awang-awa ako sa sarili ko. Ba't ganun? Naging matulungin naman ako. Hindi naman ako naging maramot. Pero bakit ganon? Bakit may mga tao na kayang-kaya kang pagdamutan kahit alam mong meron naman sila? Diba? Pero okay lang yun. God makes me more stronger. God teach me on how to do. I really pray. I really go to the church. Lord, I want my life to change to a better one. Yes. I have the greatest faith in God. Mas mataas yung pananampalataya ko sa Panginoon kaysa dun sa kakayahan ko. And He changed me. He changed me a better person. He taught me on how to love myself. It's so nice to help people. It's very nice. It's very heartfelt to help people. But when you realize it's better to help people that you don't know that they really need most. Yung mga taong marunong magpasalang, mas mainam pagtulong ka ng ibang tao na hindi ka kilala. Kasi ipapanalangin ka nila kapag hindi ka na nila nakikita. Kaysa yung tumulong ka ng mga taong kakilala mo. Diba? Yung mga ibang tao, pag tumulong ka, nagbigay ka ng piso sa isang namamalimos sa daan, anong sasabihin sa'yo? Pagpalain ka ng Diyos. Magbigay ka ng tinapay sa isang nagugutom, anong sasabihin niya sa'yo? Pagpalain ka ng Diyos. Diba? That is more than enough that we need to hear from somebody. Now, I'm challenging you. Try to say no. You must value what you have. You must value to love yourself. You must value yourself. You must learn how to say no and not being guilty about it. You need to be comfortable of saying no. I learned to say no. Guys, that is it for today. And thank you so much for watching my video. And I hope that you learned something. My name is Supernova once again. And please comment down below if what you want me to be a content on my next vlog. Thank you so much and God bless.